everyone. This is Ronnie of IECEP Manila. We are so grateful and thankful that you supported us from our first up to 10 episode. This will be our special episode because this is the end episode of our first season. We are so thankful that you supported us from our first up to tonight episode. So tonight, we invited three of the most prominent and musically inclined ECE. We will ask them about their story from their childhood up to now, how this ECE helped them, and also in the field of music, provide their expenses, provide their as a support for their family, or actually is this just only a hobby? So I will introduce one by one our guests for tonight. I met this guy in one of our ICEP event. Actually, maybe for almost more than 7 years, he became my friend from Facebook. And from that first day, actually, there's no, how do you call it? There is a spark. Spark as a friend. So we supported every time he posted something in Facebook. We chat once in a while. We check once in a while. We supported every time that we have something in. So our special, one of our special guests, right now he is working in DILG. In Tugigaraw. So we are so thankful that he actually accepted our invitation. So later on, we will ask his short story, how did he acquire the name Philip? And also, where's the whole Tamayaw root of the Tamayaw clan? So we will ask that later. And our second guest, maybe he's the most youngest or the junior part of this team of our guest for tonight. Maybe he was not my student. I just saw him in Adamson University when I'm teaching part-time there. And he's actually a member of ICEP and ICEP Manila. So when every time there's an event, he's actually interested to join or any activity that we have, especially during his student days. So the reason why I asked him to join for our interview for tonight, because he always uploads an inspirational music in YouTube. So sometimes if I feel stressed, I just click on that channel. So later on, we will ask him to promote his channel. So it will help you actually to relieve your stress if you're taking something bad of your, it will help you to relax. And he has two names. So we will ask him later on what is his nickname and how did he what is the story behind the his full name, Edan Danry. So, ano ba yung nickname niya? And then our last guest for tonight, he's right now one of our officer in ICEP Manila. I know him since college because he was my former student in college. Maybe I know him for almost more than 20 years. From student to profession, he actually helped me. He helped me so much during my governor term in ICEP Manila. So we will ask him also what is the story behind the Alexandre, because the spelling of his name is not common. So Alexander Pates, or we can call him Sir Dre or Sir Alex. So later on we will ask him for this short story. So these three guys of our guests for tonight are ECE inclined in music. So, kanina, a while ago during our pre-con interview, they told me that the course in ECE is actually related to music. So, we will ask it later on. Alright? So, thank you so much, guys. So, Sir Philip, could you say hi or to everyone? Sir Edan or Sir Danry, could you say hi to everyone? And also, Sir Alex. So, our viewers are all waiting for you. So, start muna ko kay Sir Philip. Hello, good evening everyone. I am Philip. No. Hello everyone. Hi Sir Danry, Sir Alexandre, and Sir Ron, ICEP Manila, and lahat po ng mga nanonood sa ating Kapihan. Na walang kape. Thank you Sir Philip. And then yung ating second guest, all the way from National Museum. During the pre-con interview, marami ako tinanong sa kanya sa setup related to music. Sir Danry. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Danry po from National Museum of the Philippines. And then yung ating huling guest, yung pangatlo nating guest,
but parang nakailang beses ko na ata siya nakita na nagka siya sa Bistro RJ. Tama ba, Sir Alex? RJ Bistro. So, isa sa mga pinakasikat na to na ECE na nakikita natin sa cable TV. I'm very interesting to know his name, story behind this, and also his hometown. Sir Danry or Sir Edan Danry A. Toriano. Ano ba yung story behind how did your parents actually name you this Edan Danry name? And at the same time, saan ba yung tubo talaga ng mga Toriano, sir? Actually, sir, yung name ko, Edan Danry, comes from combination of my parents' names, which is Dory and Ranel. So, Danry, Edan Danry. Tapos po, ang Toriano, as far as I know po, is mostly po mga taga Kalibo, Aklan po, mga Toriano, tsaka mga Regala po. Yun po ang mostly po mga taga Aklan, ang roots po nung Toriano na clan. Pero sir, saan yung hometown nyo talaga? Yun po. Taga Mindoro po ako, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Alright, thank you sir. So how can we call you, Sir Edan or Sir Danry? Danry po. Danry, so thank you Sir Danry. So the name Philip is quite common. And also the name from the Philippines is from the King Philip. So tatanungin na, awal as Sir Philip. Sir Philip, ano ba yung story behind the name Philip at tagasan po ba talaga ang mga tamayaw? Okay, ganito yan sir. First of all, si Philip, no? Kinuha yan sa lolo ko, my late lolo. Mm-hmm. Ako kasi ang first apo. So, September of 1979, yung lolo ko, which is Felipe, the father of my mother. So, met an accident and unfortunately, September siya namatay. Mm-hmm. Ako, December ako pinanganak. So, hindi niya ako nakita, hindi ko siya nakita and in memory of my lolo, sabi nung asawa niya which is my lola nga, pag lumabas yung bata at lalaki, pangalanan na lang natin ng Philip, minodernize lang yung Felipe. So yan. Opo. And the rest is history. Si Tamayaw is a family name of my father. Originally from Tugigaraw talaga yan, Cagayan. So dito maraming Tamayaw. Opo. Sa Manila, Tamayo, di ba? Opo. Sir, yung Philip, kasi you've been named yes. From your grandfather. Any resemblance sa image, sir? Image, wala. Siguro height. Maliit yung lolo ko. Yung ang nakakuha ng features ng mukha niya is may cousin. Opo. Pero sa... Alright. Oo. Ang looks ko kasi more on sa lola side, Portuguese. Halo na Portuguese and ano na. Si lolo ko is IP siya. Opo. From Vizcaya, Solano. So may lahi pala to si Sir Philip. So can you speak Portuguese, sir? Leche. Sorry. Wala, hindi na. Mga poor okay. Bad words na alam kong ano. Opo. And then, Sir Danry, paano mo na-discover na you are musically inclined person? Actually, sir, bata pa lang po talaga ako. Mahilig na po akong kumanta. And then, yung mga tito-tita ko, sinusuporta nila ako all the way. And then, siguro, masabi kong pinakauna kong public performance is nung yung lolo ko sa side ng mother ko. Siya po yung chairman ng barangay dun sa province namin. Nung isang barangay fiesta namin, pinakanta niya ako doon. And then, sir, mga ilan taong ka nun? Sir Danry, mga ilan taong ka nun? I think mga, kung di po ako nagkakamali, mga 8. Sir, ayan, Sir Danry, paano? Yes, sir. Kasi sabi mo kanina a while ago, 8 years old ka na. Yes, sir. Kasi medyo may sarili ka ng pag-iisip nun. But who actually discovered you that you have talent for music? Siguro po, masabi ko nanay ko kasi... Lagi niya po sinasabi sa akin nung pinabubuntis na nga po ako, eh, hilig niya talagang kumanta nung pinabubuntis niya ako. And then yun po. But is there someone in your family who are also musically inclined? Ayun po ang sobrang surprising kasi no one from my immediate family ang talagang musically inclined. Okay. Sobrang layo yung pinsan na po talaga. Yung meron akong musically inclined na relative.
So napakaganda ng story mo, talagang ikaw lang yung nag-iisa sa family. Alright. Opo. Tayo kay Sir Philip. Thank you, Sir Danry. Sir Philip. Yes. Ayan. Okay. Paano nyo, number one, paano mo nalaman na you are musically inclined person? Yung seryosong music talaga is nung napapansin ko sa siguro mga grade 2, grade 3. Yung ano, parang nakakapture ko yung tune, yung tunog ba. Alright. Katunog ito nung ganitong kanta. Ito katunog nung ganun. Which is, na-prove ko na later on na tama yung hearing ko. So sa tenga, yun yung first na parang inclined ako sa music. And also, parents ko, mga tito ko, talagang musically inclined din talaga. Gitara, talagang it runs in the family. So yes, may dugo na musical. Parents ko kasi, sa mother ko kasi may twin sister siya. So kumakanta sila sa radio program nung lola ko dati. So, opo. Ayun. Alright. So Sir Philip, may mga sinalihan ka bang mga talent contest or musical contest during your younger days? As a group na siya. Hindi ako sumali yung parang solo contest. As a group, parang sa band na lang. Pero minsan lang. I think college pa ata. Alright. During your younger days, may mga katulad po ni Sir Dandre, meron ka din po buwang mga performance within the family gathering? Meron. Kasi pag dahil first apo nga ako, syempre, kanta ka, ganito, ganyan. So, magigitara yung tito ko, then kakanta ako. Pero hindi ko na maalala kung ano yung mga pinagkakanta ko. And meron ako nakita minsan, may picture ako na ano, kinder yata kami. Ako yung nag-serenade dun sa mga ano, mga mutya-mutya. Yes, opo. Share ko pag nakita ko yung picture. Alright. Thank you, Sir Philip. Yeah, basta something love song siguro. Ewan ko. Opo. So Sir Philip, sa iyo ko na idiretso yung next question. Ano yung genre nyo sa music? Sa akin nagpre-prevail ang parang pop, glam rock, pop rock, mga ganun. Ang genre ng glam rock is more on sa 90s tayo, parang White Lion, Mr. Big. Yan. Mga melodic, so, melodic na rock. Ayun yung genre ni Sir Philip. How about Sir Dandry? Ano yung genre nyo? Siguro Sir, as of now po kasi dahil din po doon sa mga ginagawa kong instrumento sa YouTube ko, siguro more on experimental and alternative. Tapos may konting pop din kasi I'm doing covers din po. So, ano yung example ng experimental? Kalimitan po kasi pag sinabi experimental, sir, mga fusion talaga siya ng 1 to 2 genres. Like example, yung mga ginagawa ko pong instrumentals, halo siyang electronic at the same time, may pagkakonting funk or reggae. So, ayun po. So, yung tanong ko, sir, can you summarize your story that you've been discovered by your parents at the same time, you're the only one in the family who could sing? And at the same time, your genre is not so typical kasi you actually add technology in your music. So what can be the title of your particular chapter of your life during your younger days that you discovered that you are musically inclined person? Ano ba yung pwede nyo ma-share na title na song sa life chapter nyo na yan? Sa akin po, kasi pinag-isipan ko talaga, siguro Starlight Excel Diverge. Pardon, sir? I beg your pardon? Starlight Express po ni El DeBarge. Starlight old song po siya. Opo, sir. Sir, can we ask for a sample or maybe a minute or less than a minute of chorus of that Starlight Express? Kantayin ko na lang po yung chorus. Starlight Express, Starlight Express, are you real, yes or no? Starlight Express, please answer yes. Don't want to go. Ayun. Thank you, Sir Dandry. Napakaganda naman. Parang mesmerize our younger years. Narinig ko nga yan dati sa radyo. Kay Sir Philip naman, sir. Ano ba yung magandang ittitle nyo dun sa particular chapter ng life nyo that your parents and your relatives are also musically inclined, and then you still remember that you perform in one of the school activity in your hometown. So ano ba yung magandang i-share nyo na title, and could you share the chorus of that particular title as part of your chapter of your life?
parang ano lang, yung kay, siguro, parang thank you for the music na lang. No? Kasi lahat sila musically inclined, di ba? Opo, opo. Sir, pwede ba namin marinig yan? Teka, aba kasi yun, pang babae yun, gawin nating pang lalaki. Naririnig ba yung gitara? Opo, opo, opo. Yes, sir. Thank you for the music. The songs I'm singing, thank you for the joy they're bringing. Something like that. Opo. Ay, from ABBA to, sir, di ba? Yes, yes. Si Mrs. Yeah. Ko kasi yung kumakanta nun eh. Pwede ba siyang kumanta? Thank you for the music. Parang ganun. The songs Opo. I'm singing. I'm singing. Okay. Thank you, sir, Philip. Thank you for the joy they're bringing. Thank you, sir, Philip. Sir Alex, ano ba yung story behind the name Alexandre or Alexander Pates? At the same time, taga-saan ba yung mga Pates, Sir Alex? Yes. Yung Alexandre is, nung tinanong ko yung father ko nung nabubuhay pa siya, when I was still young. And he mentioned that, hindi ko alam kung totoo yun ah. Sabi niya, pangalan daw yun ng kotse. Pero nag-search ako eh, mga lumang, makalumang kotse. Eh, wala naman ako nakitang ganong spelling. But then again, sinearch ko kung ano yung meaning ng Alexandre, yung nga, Alexander the Great. But actually, yung story niyan, dalawa kasi yung na-register yung birthday ko, yung birth certificate ko. Yung una is yung may spelling na, yung common name na Alexander. Yung isa, Alexandre, na yun yung talagang pinangalan sa akin ng magulang. Ang ginawa namin, dinaan pa namin sa korte yung unang, yung first registration. And then, ito na yung ginamit ko na name ever since high school or magka-college na ako. So, yun yung story behind it. Okay. Eh, paano naman, sir, yung nickname? Paano natin siya ikakat? Alex ba or Dre? Yung Alexandre, Alex talaga ako. A-L-E-K-S. But then, yung nung nandun ako sa isang company na meron akong kapangalan. So, kapag tinatawag akong pagkinatawag na Alex. So, lumilungon kami dalawa. And then, from then, nag-start na mag-decide na kailangan ibahin mo yung pangalan mo. And then, I decided to, you know, cut my name. And then, I decided to use Andre sa office. And then, from then, simula nun, ginamit na yung Andre na pangalan. Andre, okay, sir. Yeah. Taga saan naman po, sir, ang mga Pates? Ang mga Pates talaga is taga Bohol at saka taga Mindanao, taga Butuan sila. So, okay. Yung mga relatives kami dyan. Ayan, so, sa mga, meron rin ako mga relatives ng mga electronics engineers. Hello po, kay Roland. Yan. Sir Alex, ano ba yung genre natin sa music? Genre, ngayon, wala akong specific na genre actually, sir. Kasi simula nung, well, balladeer, yun. Kaya lang, kapag singer ka kasi, kapag gusto mong ma-touch or maging versatile na singer, lahat gagawin mo, lahat ng genre papasukin mo, whether it's pop, classical, Broadway, or rap, yun. Alright, so, okay. There's no specific genre talaga ng music. Okay. Thank you, Sir Alex. Sir Alex, could you provide us a the title of the song sa starting chapter ng buhay mo? Ang pinaka nag-inspire sa aking song is yung song ng After Image, yung Mangarap Ka. Kasi yung maganda kasi yung lyrics niya. Mangarap ka, mangarap ka, ningin ang tawag ng iyong dugo. Umahon ka, umahon ka mula sa putik ng iyong mundo. Thank you, Sir Alex. Sir Alex, I forgot actually to ask because namimesmerize ako sa mga kwento nyo regarding sa music. Who discovered you that you are a musically inclined person? I came from a music. So yung mga, yung tiyahin ko or yung auntie ko sa... Pares ni Sir Philip. Grand champion siya ng ano ng bagong kampiyon way back 1984 yan or 1980s yan. So, and then yung, hindi lang, siguro mga ano, mga tatlo yung auntie ko na kumakanta.
And then yung mga kapatid kong, yung mga sisters ko, because I have three sisters, eh. I have three siblings. And all of them are, you know, singing. So, during our pastime, since wala namang internet before, walang pang mapagkakabalahan, aside from watching TV, and aside from playing. So, ang ginagawa is, favorite pastime ng family is kumakanta. So, doon ako nag-start, and then, una akong na-expose nung pinakanta ako sa ano sa barangay. I think that I was only 5 years old during that time. So wala na, napagkatuwaan. And okay. then parang may nanonood na mga tao and then yung applause nila. So parang I would like to do this. I mean when I get older. So that's I think that's the time. Okay. Sir, idudugtong ko na. Iduduktong ko na sa sinagot mo na yan. So, pagtanda mo, gusto mong related pa rin sa music. So, nung high school ka, ano ba yung pinapangarap mo na dream job mo or ano yung course na gusto mo talagang tahapin? Second year ako, ang dream ko is to become a doctor. Then, which is not related to music. Really not related to music. At the same time, kasi during that time, na-inspire naman ako sa ano sa professor ko or sa teacher ko na sa biology. I want to become a doctor during that time. And then, nung nag-change siya nung college, medyo naging practical na. But then, I didn't stop singing during that time. So, pero Sir Aleks, ang gusto ko malaman, paano ka na-push o how did you land sa course na ECE? I was a DOST scholar during that time. Sa school namin na dalawa lang out of the 10 na nag-take ng DOST scholarship. Dalawa lang kaming nakapasa. So I grabbed the opportunity kahit pa technician siya. I came from a technician course and then I ladderized it to ECE engineer. ECE. Yeah. Okay. So napakaganda ng story nun. Thank you Sir Aleks. Sir Philip. So siguro naman nung high school tayo hindi naman urada or immediately na ECE yung talagang gusto nyong tahapin. Correct. So ano po ba yung pangarap nyo before during high school days? High school na yan ha, hindi nung bata. Opo. Oh, high school, gusto maging architect. Yes. And then, pagsampa ko nung college, kasi nag-migrate kami from Nueva Vizcaya, lumipat kami ng Tugigaraw after high school. Nag-enroll ako and entrance exam. Architecture nilagay ko, BS Architecture. Then pagpasok ko, wala akong kakilala kasi bago ako sa Tugigar, bago ako sa lugar. Nakita ko yung pinsan ko. Anong course mo? ECE. Sige, yan na lang. Ayun na. And the rest is history. Alright. Sir Philip, so from architecture, did you fall in love actually or dun sa course eventually? So pagka-ship mo agad? So napamahal ka na kasi iba yung pinapangarap mo nung high school. Oh, tapos even shifted to ECE. Yes, kasi napansin ko rin na nung ginogo over ko yung course outline ni architecture, marami ring math. Marami ring math hanggang integral differential din sila. Tapos si ECE, marami ding math. So sabi ko, may passion rin ako sa butingting eh. Mabutingting rin ako eh. I love to discover things. Kaya sabi ko, wala akong alam sa electronics. So, ito na lang yung aralin ko. Kaya ka nga mag-aaral eh, para malaman. Opo. Fortunately, kamo naman, natapos ko naman siya 5 years. So, napamahal kayo both ways. Yes. Actually, may poem pa ako share ko sa, ewan ko kung nabasa mo na yun yung poem ko about ECE life. Meron sa Facebook ko yun. Share ko pa. Alright. Opo. Thank you, Sir Philip. Ito naman si Sir Danry. Sir Danry, paano mo napili among available courses? Bakit ECE naman yung na-pinpoint mo na kuhain? Actually, sir, nagulat ako sa story ni Sir Aleks kasi halos same kami. Ganyan din yung naging nangyari sa akin. Ako po ay DOST scholar. Pumasa ng DOST scholarship nung high school. Ang difference lang po kasi, out of sa top 40 po ng graduating class namin kasi galing po ako sa Catholic school nung high school. Out po doon sa 40 na top 40 na nag-take nung DOST exam, ako lang po yung pumasa. So, ginrab ko na po yung opportunity noon. Eh, sabi ko, sayang to kasi wala akong other means para makapag-aral for college. Correct. Actually, dumating ako sa point na nasabi ko, kung hindi ako makakapag-take ng kahit anong, kung wala akong makukuha ang scholarship sa college, ba't di ko try mag-seminarista?
Kasi Pero sir Danry, nung high school ka, ano ba yung gusto mo talagang kuhain? Actually sir, kung i-trace pa hanggang elementary, ang gusto ko talaga more on astronomy talaga. Kasi mahilig ako sa space, right. Mahilig ako sa stars that time. Mm-hmm. Kaya pala yung mga ina-upload mo sa channel mo sa YouTube, yung mga bituin-bituin, starry-starry night, yung mga background mo doon. Alright. Yes. Okay. So, Sir Danry, so hindi naman yan ang pinangarap mo eh. Parang ginarambo lang yung opportunity. But how did you fall in love with the course ECE? Sir, kasi nung babalik ako ulit sa high school, kasi sabi ko, nung high school ako, yung pagdating sa electricity and electronics namin na subject, nag-excel ako na hindi ko alam na, hindi ko alam sa sarili ko na fourth na okay ako doon. E di nung nag-take po ako, nung pumasa ako ng DOST, sabi ko, ayoko kasi mag-biology, kasi sabi ko, takot ako sa dugo. Takot ako sa needles and everything. So, but di ko try mag-something related sa technology, and it comes down po to Comsci that time, tsaka ECE. Eh sabi ko, pag sa ECE, kasi mas marami ako magiging opportunities talaga. Kasi sa Comsci that time, sobrang dami nang nagko-Comsci. Comsci, correct. Sobrang dami nang, opo. Tsaka nung nag-try ako sa isang university before, ano siya eh, quota course siya. Kaya correct. Mahirap makapasok sa course na yon. So, tinry ko po mag-ECE. Tapos po, naghanap ako ng schools na accredited ng DOST for the ECE course. Kaya yun po, doon so, po ako nag-start. Kaya yun yung story noon, kaya ka napunta sa Adamson. So Sir Danry, yes, alam ko naman sa Adamson, may mga school activities yan. So definitely, yes, minsan pagka walang ginagawa, nagkakantahan kayo ng mga babarkada at nalaman nila na marunong ka palang kumanta. So have you ever performed sa mga school activities, sa mga events ng organization? Actually sir, opo, nung nasa Adamson po ako sir, bukod sa DOST scholar po ako, university choir din po kasi ako sa Adamson. So technically po, nung college ako, ang scholarship po is DOST tsaka yung sa university choir ko. Okay. Kaya po, technically, nung college ako talaga, walang naging problema yung mother ko sa akin sa pagpa-aral kasi ako po talaga nag-sustain para sa sarili ko para makapag-aral through college. So nagamit mo pa yung talent to support your studies. So isa sa mga nakagandang yes, story yes, sir, to support to finish your living yes, dun sa habang nag-aaral. So thank you so much, yes, sir. Sir Danry. Si Sir Aleks naman, so kanina sabi mo, parehas kayo, almost the same kayo ng story ni Sir Danry. So from the technical, paano mo na pag-decide na gusto mo mag-pursue ng engineering after graduating sa 3-year course na technical course? Gusto ko talaga ng nung before mag-transition from junior high school to college or fourth year high school to first year, ang pinagpipilian ko talaga is chemical engineering. Nakakuha na ako actually ng parang course and section dun sa UST, dun kasi dapat talaga mag-aaral. Okay. But then dumating yung scholarship and I have chosen, you know, scholarship over yung school. During that time, hindi naman kami, kumbaga, kulang yung financial, di ba? Kasi medyo mahal yung tuition dun. So, I just grabbed the opportunity na maging scholar. And, so, naging wise ka lang. So, nandiyan na yung opportunity eh. So, ginarambo lang siya. Paano sir yung transition mo na tapos ka na ng 3 years? But how did you able to decide to continue another 3 years to finish the course? Actually, sir, first year pa lang ako ng technician, decidido na akong magtuloy na. Oh, okay. Whether I like it or not, mag 6 years ako sa college, I didn't think about it na tatagal ako. Pero yung ano naman, yung long term yung iniisip ko noon eh. Konting push pa dun sa course na yun. Alright. Sir, i-cut ko. Kasi iba yung pinanggalingan mong college. I mean, yung kolehiyo ng College of Industrial Technology saka College of Engineering. Yeah. Paano mo na, bumulaga ba sa'yo yung transition ng mga subjects o yung bumulaga ba sa'yo yung difficulty ng sa College of Engineering compared sa College of Industrial Technology? Yeah, very much when it comes to yung approach ng pagtuturo ng subject. Kasi like for example, yung regular math, iba yung way niya kapag iba yung approach niya sa engineering. Kumbaga, okay.
mas complex. Okay. Sir Aleks, nagkaroon ka ba ng regrets? Ba't ko ba itinuloy itong engineering? Never. I didn't have any regrets, sir. So, nandoon yung fire sa puso mo na gusto mo talaga siya. Okay. Thank you, Sir Aleks. So, did you ever perform in any school activities that you presented to everyone that you could see? Yes po. Since nung high school, elementary pa lang, pinapakanta na ako talaga sa... During college days, sir? College days, yes. Kumakanta ako sa TUP Manila. So, every pageant ng Mr. and Miss TUP Manila, Mr. and Miss TUP as a whole. So ikaw yung nagsaserenade? Yeah. Ako nagsaserenade. Or meron kaming grupo, ang tawag namin ECEs, back-to-back-to-back. So, ang kasama ko lang sila, Faye Pedrosa, tsaka si Chrissy Hermon. Thank you, Sir Alex. Ito naman, gusto ko malaman si Sir Philip. Sir, kanina, sabi mo nung elementary days, nakapag-perform kayo, tapos medyo late na lang na nagkaroon kayo ng band, yung parang grupo nyo. Nung college days po ba, meron kayong nabuong band? Or paano na-develop tong band na to o yung grupo nyo? Yes. High school meron. Second year high school hanggang fourth year kami magkakasama. Then syempre college lumipat kami, so dito na ako sa Tugigaraw. Isa rin 'yun dun sa naging reason kung ba't ako sa St. Louis nag-aral noon kasi known yung school na maraming band ba. Parang boys school siya. Okay, Sir Philip, so nakakaroon ka ba ng network immediately dun sa university ng pasukan mo na tara mag-form tayo ng banda? It happens po ba? Yeah, nagulat ako kasi ako, dayo ako eh. Ayaw ko mag-approach, pero sila yung nag-approach. Kasi sabi nung isa, marunong to. Nakita ko, napanood ko sa tumugtog yan, marunong to. So, hindi kasi ako yung unang nagsasabi na, marunong ako. Sir, may dinaanan ka bang para initiation? Sige, pakinggan namin. Merong grupo na kasing mga existing nun, established na, siyempre, payabangan yan eh, payabangan. Correct. Sikat ang 96, 97 noon, first year college ako. In-invite ako nung pinsan ko, tara birthday ni ganito, punta tayo. O sige, di punta ako. Ako naman, tahimik lang. So, napakinggan ko sila, sige, gitara, baba. Eh yung pinsan ko, alam niya na marunong ako. Lahat sila, hindi nakita gitara. Tapos dumating nga rin yung isa pang kakilala rin niya. Opo. Yan, pagitarain nyo yan. Marunong, magaling yan. Ayun na. Kaya simula nun, basta may gathering ng ganun, sama ka. Hindi, sabi ko, hindi ako umiinom. Hindi, huwag ka inom. Gitara ka lang. Huwag umiinom. Kasi pag nalasing ka, wala nang kakanta. Wala nang tutugtog. So, yun na. There is puro friends of friends. Ganito. Opo. Ganun lang. Recommendation, parang. Yes, so... through the network. But sir, did you ever perform in any school activities during college? Palagi, madalas yan. Lalo pag foundation days. Kasi sa engineering, kami na yung group. Then sa church, sa chapel, nag-band rin yun, nag-gitara. Nag-violin pa ako doon noon. Kasi maraming gitarista eh. So kung ano yung pwedeng instrument na hawakan ko, except blowing, I never tried blowing instruments. Pero lahat kaya natin tumugtog. So, perform kami ng during schools, mga nights, organizational nights, ganyan. And na-invite rin kami sa ibang school as a band parang college band. Campus jam, actually, yung group namin. Opo. So, na-invite pa sa ibang university. Sir Philip, if you could name your college life in a song, ano bang magandang maititle natin sa chapter nyo niya during college days? Yung kabuuan ni college. Opo, yung kabuuan ng college life nyo, ha? Masaya talaga. Parang halo-halo eh. Kaleidoscope world talaga. Halo-halo. Opo. Yes. Sir, can we hear a short chorus of that particular song? Every color, every you is represented by me and you. Take a slide in the slope. Take a look in the kaleidoscope. Spin around, make a twirl. In this kaleidoscope world. Thank you,
so much, Sir Philip. So napaganda ng message ng college life niya. Talaga, it's a mixture, it's a network of different, actually, people. Kasi new environment for you. So thank you so much for sharing that, Sir Philip. How about Sir Danry? Ano ba yung ma-provide mo na title ng song and a short chorus for that your college life na nung pinagdaanan natin? Ako po, siguro, sa lalo doon sa dami ng pinagdaanan ko nung college, it's everything po talaga, everything. So, yung song po for that chapter, siguro, Everything by Michael Bublé. Sir, can we hear a short version chorus of that song? Ah, sige po. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you made me sing your every line, your every word, your everything. Thank you so much, Sir Dandry. Si ang ating Michael Bublé na ECE. And then si Sir Alex naman. Ito kasi eager na eager talaga siya matapos niya yung ECE na course eh, from first year kahit hindi pa siya aligned dun sa college na yon. Sir Alex, ano ba pwede mong ma-share na title ng song and a short version of chorus for that particular life of you when you were in college? Siguro ma-picture out ko yung college life ko ng song na A Million Dreams sa The Greatest Showman. Goes like this. It's every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Thank you, Sir Alex. Napakaganda ng content, ng lyrics na sinare mo sa amin. And then, Sir Alex, papa, nakikita mo ba na itong, kanina during the pre-con interview natin, so do you think that ECE field is related to music? So nagkaroon ba ng pagkikita or pagtatagpo? So, did you practice this both fields? So, may nakita ba kayong connectivity or connection itong dalawang different fields sa electronics and communication or electronics engineering at the same time, yung music field talaga? Kasi yung ECE, di ba, more on ano siya, mathematics subjects, calculations, computation. And I think I read somewhere yung may article na yung music kasi somehow closely kapag if you're going to dig in with the study of music, it's like it's related to study of mathematics. So yung concentration mo, let's say when you're hitting the note, when you're, you know, singing the song and the meaning of the song, when you're expressing it and relaying that message to your audience, it's like it's somehow related or the same yung concentration mo kapag nagko-compute ka ng mathematics. So I think yun yung isa sa mga naisip ko na parang correlation ng music at the same time ng engineering, which is more on computing. No, so may connection talaga, sir. Yeah, for me. So nagagamit, ito yung gusto ko itanong. May mga subjects ka ba during college days na natutunan na nagamit mo sa musical field? Yung acoustics, oo, favorite kong subject under kay Engineer and Bond Fernandez. So, yun yung isa sa mga favorite na subjects ko dun nung nag-aaral pa ako ng ECE. Yung acoustics because study of sounds, how are you going to measure, how are you going to, you know, lessen the echo in a room, how do you preserve the reverberation and the beautiful acoustic surround kapag nagre-record ka. So I think yun yung isa sa mga favorite. Yun sa isa sa mga na-apply ko yung engineering when it comes to music. Okay, thank you, Sir Alex. Kay Sir Danry, kanina, dun sa pag-start natin kanina eh. Kasi yes, sa National Museum of the Philippines po siya connected. So paano ba nagkaroon ng isang musikero dun sa pinagtatrabuhan mo? At the same time, may mga nagamit ka ba na pinag-aralan mo nung nasa college ka dyan sa trabaho mo ngayon? So, meron din bang connectivity? Sir, actually, napaka-lucky po ng
relation po in terms of my work po ngayon sa National Museum, napakalaki po ng naging tulong na musically inclined ako at the same time electronics graduate po. Kasi for example po, yung subjects ko nung college na yun, nabanggit nga ni Sir Pates yung sa broadcasting and acoustics, isa po yun. At the same time, yung pag nag-edit po ako ng audio, gamit na gamit ko po yung digital signal processing ko lang kay Engineer Nian Desius. Hello po, sir. Gamit na gamit ko po yun. As in, from do sa frequencies hanggang do sa kung ano yung... Basta po, sobrang gamit na gamit ko po siya. Pati po yung mga subjects ko sa electronics nung college, from LX1 hanggang LX3. Kasi po yung pag-maintenance and repair ng mga hardware, ng mga mixer, amplifier, ayan, nagagamit ko po lahat yun sa linya po ng work ko ngayon. Kaya napakalaki po talagang napakalaking tulong na musically inclined ako at the same time nasa electronics field po ako. So ang laking bagay yung dalawang field nagkaroon ng connectivity kasi ikaw na rin. Yes, sir. Kasi hindi naman basta singer eh. Ikaw na yung nakikita yung mga specification, yung configuration ng mga ginagamit mo. So ikaw yes, na rin yung namamahala sa mga... So napakaganda ng na-share ni Sir Danry. Ito gusto kong alaman, Sir Philip. Sa yes. DILG ba? Or doon sa pinagtatrabuhan mo? Where are you? Kung nasaan ka ngayon? Pinapakanta ka lang ba pagka may mga event? Or naging passion mo lang ba siya right now? Because aside sa pagtatrabaho natin, minsan may mga ano tayo, pastime. So... ano yung naging connection or connectivity or nakikita mo ba na possible nung na magamit mo dito sa pinagtatrabuhan mo ngayon sa DILG, Sir Philip? Ang music o ang ECE? Both. Both. Sa ECE side, highly commended tayo dyan kasi pag sa lahat ng government agencies, kailangan ng, lalo ngayon, ano, more on information technology ang galawan. So, highly commended ang ECE in relation sa DILG. Mm-hmm. Pero si music, once in a while, every Friday, first Friday of the month, tutugtog naman ako doon at may meron kaming mass kasi every first Friday. Tapos, sa ano na rin, nagagamit mo rin yung pagka-ECE mo kasi very broad sa atin eh. Opo. Babalikan ko lang yung, yung relationship ni ECE sa music. Hayaan mo na si DILG at pakialamero talaga. Kahit sa, kahit dengue, minomonitor namin, rabies, ganyan. Kung anong sabihin ng ibang agency kay DILG, ginagawa. Pero si ECE sa kasi music, gaya na sabi ni Sir Aleks sa kanil Sir Danry, and generally, technical ang music eh. Technical din ang, highly technical ang music kung talagang seryosong musikero ka. Pero kung sa... music lang na mababaw lang na ano. Ganun pa din. Yung timing na lang, bilang na yun eh. Yung mga nota na lang, may fraction-fraction na yan eh. Correct. So, sa mga tono, may harmonics, may octave, alam nila, sir, yung mga yan. Tapos yung tunog, stereo, yung left na tenga mo, yung right na tenga mo, dapat may panning. Yung mga terms ba na ganun? Nasa acoustics lahat yan. Yes. And nasa music din lahat yan. Yung phantom power sa mga ano, yung mga yan. So, makikita mo yung musikero na may sinasambit siyang terms na inaaral nyo sa ECE, na hindi inaaral sa civil, hindi inaaral sa architecture. Opo. Sir Philip, ito yung gusto kong itanong. So, sabi mo nga, meron tayong background sa technical kasi doon sa pinag-aralan natin doon sa college. Nagkakaroon ka ba ng edge sa ibang musikero na hindi ECE yung course? Yes. For me, malaki yung edge. Yes. Kasi kuminsan, pinipilit nila na ganito yung gamit ni Phantom. Pero ikaw, alam mo yung theory behind that Phantom plus 48 volts. Kung anong ginagawa niya sa circuit. Eh sila, parang base lang sa experience nila kay lolo nila, correct. Tito nila correct. Ganito yung gamit. Tapos, meron silang yung mic nilalagyan ng foam para daw hindi mabaho. Pero sa acoustics, iba ang epekto nun, di ba? Correct. Opo. Diba? Hindi yun ang rason. Tapos tinatanong, bakit dalawang tenga mo? Bakit may left and right? Kasi sabi nila, eh, ganito. Pero ikaw, as an ECE, ma-explain mo yun. Bakit dalawang tenga ng tao? Bakit may left and right? Diba? Alright. Napakaganda nung share ni Sir Philip. So from... Actually, tinanong sa exam namin yun.
Bakit dalawang tenga ng tao? Mm-hmm. Practice six. Ng ECE tsaka yes. ng technical related ng mga subject natin. Highly so, technical yan. Ng connection. Sir Philip, ano yung nakikita mong pwede natin ibigay na chorus or song dun sa connectivity ng ECE tsaka ng music? Ano ba? Ito. Yung luma na medyo luma. We'll always be together however far it seems. We'll always be together together in electronics dream. Binago. Thank you, Sir Philip. Yes, yes, electric. Napakaganda nung na-share ni Sir Philip. Kay Sir Danry, kanina na-share mo rin na makagamit, magamit mo talaga itong field ng ECE dito sa field of work mo, especially yung music at ECE na talaga nagkaroon ng connection. So ano ang magandang ma-share natin na title ng music for that particular connection ng ating music at ECE field? Sa akin, sir, I Believe I Can Fly by R. Kelly. Mm-hmm. Sir, pwede kasi, mo na marinig yung chorus, no? Sige po. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Thank you so much, Sir Danry, so for sharing that. And then kay Sir Aleks, ano po pwede niyong maibigay o ma-share na chorus related ng music field sa kanong ating course na ECE? Siguro yung sa ma-share ko is yung song ni Michael Jackson, yung Music and Me. Mm-hmm. Sir, pwede ba tayo marinig yung chorus na o yung message ng song? We've been together for such a long time. Now music in me. Don't care whether all our songs rhyme. Now music in me. Thank you, sir. So talagang ECE and music. So music and me. Yung me na yun talagang ECE. Eh. Yeah. Ito ang gusto ko nang malaman. Eh. Sir Philip, ano ba yung next natin na niluluto or kinocompose? So what is your next chapter of your life right now? Right now, no? I'm on the process of passing the music to my children. So, yun yung gusto kong i-share sa kanila kasi wala naman akong milyon-milyon na iiwan, no? So, yung passion na transfer ko na, yung technology na acquire ng mga bata. Eh. Pero yung Sir Philip, nung nililipat nyo yung music sa mga anak nyo, ano ba to talagang gusto rin ba nila? Or may mga tawag dito, 100% ba talaga nilang nag-ginagraps? Or may konting may doubtfulness pa? At first, hindi agad nakuha. Kasi tinry ko dun sa firstborn ko, sa panganay ko, lalaki yun eh. Bumili ako ng ukulele niya. Okay lang, libangan. Pero hindi pa siya ganun ka-interesado dun. At that age kasi, siguro mga 5 kasi siya eh. Pero nung high school na siya, or say grade 8, grade 9, siya na mismo nag-initiate. Daddy, gusto ko ng gitara, gusto ko ng drums, gusto ko. So nakikita niya kasi sa school na may impact pag may correct. Alam kang instrument. So may magnet ba? 'Di ba mga sir? Correct. May magnet 'yun. Yeah. So ayun. Ngayon hinayaan yes, ko na siya. Maswerte sila may mga YouTube na kaya kahit wala. Opo. So sir, in a few years from now, nakikita mo ba na merong banda na mabaform as sa family mo mismo? Yes, yes. Hinihintay ko lang na kayang abutin nung dalawang daughters ko yung keyboard sa kayong mga gitara dito kasi malilit pa yung fingers nila. But they can sing. We can perform. Ako, yung misis ko, sa kayong son ko, kami tatlo. Ayan. Pero as a full band, possible. Very possible.
Opo, opo. How about any plans in future? Ano pa ba maliban sa family band? So meron pa bang iba na ibang field na pinipisil si sir or kino-compose? Ewan ko lang kasi sa retirement parang hindi ko pa kasi iniisip. Although, opo, opo. Plan ko 'yon na gusto ko meron pa din place si music sa bahay lagi or meron lang laging instrumento diyan para habang kaya mo pang tumugtog, yun yung ginagawa mo. Kasi pag later on, pag di mo na kaya, at least nipasa mo, may enjoy mo. Sir Philip, how about, do you compose also your own song? Meron, meron naman. Ang last na kinompos ko is a song for our batch. Kasi sa DILG, kasi meron tayong tinatawag na per batch yan. May mga training kasi yan, series of modules, etc. Nasa YouTube, nasa channel ko yung batch 51st batch kasi kami sa DILG of officers. Yung batch song namin, so ginawa ko yon. Pero with the help of my colleagues sa ibang lyrics and... pero music arrangement ako. May mga collections ka na ba ng mga na-compose mo from way back then? Wala, kasi parang... yung mga kinocompose ko noon, hindi ko siya nire-record or parang ginagamit lang siya. Karamihan, honestly, karamihan na mga ginagawa namin yung mga jingle ng ano politicians. Kaya pag binili yon, hindi mo naman maaakong sa'yo. Opo, opo, opo. Yes. Okay. Pag binayaran. So, thank you, Sir Philip. Sir, what particular song that you could provide to us na para dito sa pinipisil mo magkaroon ng family band? Family band. Ay, yung babagay na song. Siguro sa mga next chapter, yung kanta rin ng ano, after image, nakanta na nga ni Sir yung Mangarap Ka. Opo. And another song for that is from the after image also yung ating next in line, di ba, sir? What is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's typical. Yes, stereotypical. You gotta be conventional. You can't be so radical. So I sing this song to all of my age. For these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. Thank you, Sir Philip. Nandoon na yung turn ng next in line. So paglilipat talaga ng gusto niya talaga maging musically inclined din yung family niya. So thank you so much, Sir Philip. How about Sir Alex? So ano ba yung next song natin, yung next chapter ng life natin? Siguro yung ano, gusto ko pa rin ano, kahit matanda na ako, kahit wala nang nakikinig sa akin actually, kanta pa rin ako. kasi napagdaanan ko na yung ano, I've already written ano, two musical plays dun sa isang English at isang Filipino. Post na ako noon. Siguro yung tinatapos, yung gusto ko pang maabot is sana maging successful someday yung pagbuo ko ng isang buong album na original songs. Wow! May mga songs na akong sinulat na sana may, kung halimbawang makaipon ako, maproduce ko siya and ma-share ko sa public yung mga meanings ng song na nasulat ko way back years and at the same time yung mga sinusulat ko pa ngayong mga songs. Yeah, napakaganda ng binivision ni Sir. We will pray for that at matutupad naman yan. Sir, ano yung pwede mong ma-share na chorus dun sa next chapter ng life mo na binivision? Siguro po yung ano, yung song na Your Heart Will Lead You Home, yung kay Kenny Loggins, yung meaning niya. Sir, opo. Pwede ba namin marinig yung short version ng chorus nun? If you feel lost and on your own and far from home, you're never alone, you know. Just think of your friends, the ones who care. They all will be waiting there with love to share. And your heart will lead you home. Thank you. Thank you, sir. So kami nananawagan sa mga producer out there. So nandito po si Sir Alex.
Silang tatlo po actually. And then kay Sir, ito, medyo bata-bata pa to si Sir. Marami pa tong pwedeng tahakin sa buhay. Sir Danry, ano ba yung next in line natin for your life? Actually, sir, bukod sa ma-promote sa work, actually, currently, sir, bukod sa nag-maintain ako ng aking YouTube channel, currently, naikipag-collab talaga ako sa mga songwriters and mga singers. Kasi, on my spare time, nagtatry ako mag, ano, nag-venture po ako more on sa, ano talaga, music production and recording. Kaya, practice ko din yung mga pina-upload kong covers sa YouTube kasi, somewhere in the future, yun ang gusto kong maging tahakin talaga more on sa audio engineering talaga. Kaya, nialawakan ko rin po yung network ko pagdating sa music. Kaya sir, meron ka ng dalawang pwede i-collab. May mga sariling YouTube channel yan. Yeah. Yan Sir Philip, yan Sir Alex. Yes, sir. Pwede. Ano lang na YouTube. Eh. Opo. Okay. Sir, Danry, ano talaga? Na song dito sa gusto mo talagang tahakin for your next chapter? Siguro, ito sir, medyo hindi familiar na sa to, pero nasa YouTube ko na to. It's Oh Jesus by John McLally. Share ko po yung chorus. Oh, come what may, through the black and blue, I will thank God for you, 'cause I am because of Jesus. Ito. Thank you, Sir Danry. Sir Danry, sa'yo ko na idadiretso yung ating, malapit na tayo actually mag-wrap up ng interview na to. Sa'yo ko na idadiretso. Yes, ano yung pwede mong maibigay na payo? Kasi pag sinabi nila na wala daw kita pag nasa music, at the same time, dapat dun ka muna sa course mo talaga na kung saan ka yayaman at saan ka talaga mabubuhay. So ano ba yung pwede mong maibigay na payo at inspirational message sa mga tao or estudyante na nangangarap din na sila ay musikero lang pero gusto rin nilang sumikat at the same time may matapos. So kayong tulad yung tatlo. So ano pa pwede mo maibigay na inspirational message to those people who are also inspired to become like you? Ako sir, siguro, since medyo, ako po, sabi niya nga po sir, ako pa yung youngest dito sa group. Siguro, ang pinaka-masishare ko po talaga as of now is talagang magsa-start ka sa baba. You should work your way up talaga kasi walang shortcut sa kahit saan, sa human, sa electronics, or sa life. So, lahat pagdadaanan mo, magsisimula ka sa baba. And sa akin, ako dapat, di ka dapat magreklamo for that kasi it will make your journey more ano eh more meaningful, lalo pag na-achieve mo po yung inyong goal and your dream. Napaka-fulfilling on your end kasi alam mo na pinaghirapan mo talaga lahat, pinagdaanan mo lahat, and you know po yung mga pagdadaanan ng mga future na generation. So ayun po, for sa akin ang masishare is start your way from the bottom up talaga. So walang shortcut sa mga bawat buhay. And then sir, yung sinasabi nila na music lang yan eh, tapos dapat doon ka concentrated sa engineering. Paano mo na pagsabay? So ano yung pwede mo maibigay na message sa kanila? Actually sir, pagdating dyan sa part na yan, ang sa akin, take every opportunity. Thank you sir, Danry. So hulihin ko na si Sir Philip eh. So mas matagal yung, mas malaki ang network dito eh. Sir Alex, ano mo pwede mong maibigay na inspirational message sa ating mga viewers na kasi you have this passion for singing, at the same time, you actually pursue that you are eagerly to earn the degree of being an ECE. So paano mo, sir, napagsabay din tong dalawa na to, at the same time, you become successful? Ano yung pa pwede mong ma-share na message sa mga viewers natin? Siguro yung ma-share ko is, kapag passion mo kasi yung isang bagay, hindi lang naman to pertaining to singing, pero yung isang bagay, like any like drawing or art or, you know, acting on stage. And naniniwala kasi ako na kailangan, well, for me, based on my experience, kaya ako siya siguro na pagsabay
kasi iniisip ko na kailangan kong gumraduate bilang engineer. Kailangan kong magkaroon ng isang stable job para ma-sustain yung pagpapatuloy ng passion ko. Kasi alam natin na, which is partially, na totoo yun, na kapag nagsisimula ka pa lang sa music industry or sa, you know, sa media, kapag nagsisimula ka pa lang, mahirap talaga. And it's really, you know, it's really difficult to sustain yung passion mo kapag kumakalam na yung sikmura mo. Kapag wala ka ng, kapag dumadating na yung mga bills na kailangan mo ng bayaran monthly. Mm-hmm. So, siguro isa yun sa mga nakapag-inspire sa akin na kailangan kong matapos yung engineering course at the same time mag-land ng isang stable job para ma-sustain ko yung passion at yung gusto kong gawin rin sa buhay. And isa pang and as you go with that journey, you have to embrace uncertainty because there are lots of uncertainty moments, especially isipin mo na kailangan mo ng gusto mo nang gumive up, wag ka na lang, itigil mo na yung pagkanta, ititiko mo na lang yung bibig mo dahil wala ka namang so far nakukuha dun sa ano, sa passion na yun. Pero you have to just embrace it because there will come a time na as long as you're doing it, nahasa ka, you know, you will land somewhere at bibigay sa yun. You just have to wait. Bibigay yun ni God. And okay. One more thing is, yung last na gusto kong i-share is learn from the oldies and, you know, teach the kiddies. In that quote, lahat ng magkakaroon ka ng, kumbaga, as you go along the journey, meron kang mga mentors na tinitingala eh. And you're looking up to them at the same time, they will inspire you to do to do your best with your passion, with your, you know, profession and so on. And once you landed or when you're already, you know, successful, or hindi ko naman sinasabing successful ako, pero when you're in the mid career and you have something to give to the young generations, you have to give it, you have to share it, you have to inspire them in return based dun sa mga na-experience mo. Because para continue yung blessing at the same time. May na-receive kang blessing and you were in that position a few years ago. And sila, kailangan nila ng inspiration, kailangan nila ng mentor, someone to look up to. So yun yung isa sa mga masya-share ko, yung continuing passion, embrace uncertainty, and learn from that. Sir Alex, gusto lang namin malaman, paano ka ba na top na mag-perform sa RJ Bistro? May mga kilala sa ano, sa industry sila, kasi yung ano, yung uncle ko is Shane Elvis Presley of Asia, si Mr. Edgar Opida, and he passed away 2 years ago, and close siya dun kay RJ, and then somehow na invite rin ako na mag-perform dun sa RJ to have you know, to share my talent at same time. Alright. And nung time na yun is kakamatay lang, and also to, you know, to share with him the news that the one of the Elvis Presley of Asia, one of the Elvis Presleys of the Philippines already passed away. And I think that is one of the yung meron rin akong syempreng ano, mga connections sa industry. So nagtuloy-tuloy na because of that connection. So nagtuloy-tuloy na yung guesting mo sa RJ Bistro. So thank you so much, sir. So next time po, kami ay magpapabati. So huwag niyo po kaming kakalimutan pagka nag-guest kayo ulit sa RJ Bistro. Ito, gusto kong... Actually, si Sir Philip kasi marami akong gusto ungkatin sa kanya. So Sir Philip, doon sa mga pinagdaanan niyo nung college, ano yung pa pwede niyong ma-share sa ating mga viewers na napagsabay niyo? So ito yan eh. Pag sinabi natin ng pagsabay, nandiyan yung passion nyo, nandiyan talaga yung eagerness nyo to play music, to provide actually to everyone na eto yung gusto ko talaga tahakin. Tapos paano nyo na isundot na matapos din successfully ha, ang engineering in a new area, na bagong lugar for sa inyo. Kasi iba yung pinanggalingan, hindi naman kayo totally 100% nandiyan talaga lumaki sa Tugigaraw. So ano yung pa pwede mo, sir, ma-share sa mga manonood natin that you actually successfully finished the course at the same time you're still right now playing or having your passion at buhay na buhay pa rin talaga yung gustong-gusto mo talagang gawin sa buhay, sir? Yes. Unang-una, yung aking music passion
nasa peak yan nung after high school, talagang biyak pa ako nun kasi baka pagdating ko dun, wala na akong grupo. To cut it short, pagdating ng college, may biro nga sa akin yung mga kakilala ko. Yan, anong course mo? ECE yan, major in guitars. Kasi magugulat sila, papasok ako, imbes na T-square yung hawak ko, gitara. Kasi after my class, naghihintay na yung drummer namin sa labas, may gig kami. May gig tayo sa ano, kabilang munisipyo. May klase pa ako, 6:30 pa ako lalabas. Hindi, hintayin na kita. Gugulat sila, ano yung dala mo, ba't may gitara ka? Pati mga, ang ginagawa ko noon, tinatago ko muna kay guard, manong dito muna itong ano, kasi bakikita nung teacher ko. Correct, correct. Hindi naman ako Dean's Lister, hindi naman ako. Ang grades ko, honestly, hindi ganun katataas. Drawing lang ang mataas sa transcript ko. Late bloomer ako as ECE. Pero pinilit ko siyang tapusin in 5 years talaga. Para masabi lang na sineseryoso ko yung college. And natapos kami sa ECE na na-enjoy ko yung grupo kasi the same time, nagre-rehearse kami sa school band tapos may klase ka, ganun. Eh, talaga kung gusto mo, hindi mo siya rin bibitawan eh. Opo. With the, iko-compensate mo lang din siya sa lessons, ganyan. And andun lahat yung summary ng kwento ko ng college life as ECE, nandun sa poem ko. Share ko na lang sa... Opo. Sir Philip, nakita mo ba na ikaw ba mismo yung nag-compromise din na kailangan matapos ko to at the same time na tuloy pa rin ako sa music? Ikaw ba mismo ang nag-compromise nun? Yes, yes. Naka, kumbaga, at least yun ang pinangako ko sarili ko na dapat 5 years yung course ko, matapos ko ng 5 years. And awan ng Diyos, take one ng board exam. Mm-hmm. Congratulations for that, sir. Sir Philip, ano yung maibibigay mo na inspirational song to everyone sa mga ating mga na manonood nitong ating episode na to? Inspirational song? Ano ba? Ang daming kanta. Hindi ako Or any song that you could share to everyone regarding this inspirational message that you share? Basta ano lang, ano ba, tuloy pa rin na tuloy. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Basta kung ano yung gusto mong gawin, ipag tuloy-tuloy nyo lang. Hindi ako singer, sir eh, back up lang ako eh. Kero ako, okay. Pero more on instruments ako eh. Okay, yung thank you sir, ko. Sir Philip. Mamaya, wait, dun sa ating pastok, may tatanong ako dyan tungkol sa iyong mga gadgets eh. Kay Sir Dandri, ano yung pa pwede nyong ma-share dun sa share mo kanina na message? Ano yung particular song na pa pwede natin ma-share na short chorus lang? Ito sir, may share lang po ako na ano, na music. Narinig niyo po ba yung minus one ko, sir? Pa-forward ko na po ah. Ayan. Ito po yung chorus. Ngunit ika'y maaalala sa mga kwento mong matama at hindi malilimutan ang iyong mga kalokohan at ika'y pag-uusapan at pagtatawanan, ngunit mangungulila sa iyong paglisan. Ayun po. Ano po siya? Ang buhay nga naman ni Noel Cabangon. Thank you, Sir Dandri. And then si Sir Aleks, ano particular song na pwede mo ma-share dun sa inspirational message na ibinigay nyo po kanina? Ang ma-share ko siguro yung kanta ni... Ito kasi parang naging national anthem na namin sa ani sa kapag nagkakanda kami, kapag nag-show kami ng mga stage plays. Ang title niya is Minsan Ang Minahalay Ako ni Celeste Legazpi. Celeste Legazpi. Ang liligap mo'y hahanap-hanapin sa entabladong sanay sa akin, at kung ako ay malimutan,
kalimutan kahit sa awit ko man lamang iyo sanang matandaan bago tuluyang lumisan nang minsan na minahal ay ako. Thank you, sir. So wala naman tayong pinaparinggan dyan sa music sa chorus na share niya. Sir Aleks, bigyan po kita ng time to shout out. Yeah, shout out sa lahat ng mga, yeah, syempre, co-officers ko sa IECEP Manila. Hello. Nanonood kayo ng Kapihan. And sa mga office mate ko sa IT industry, sa mga faculty ko rin. Hello po sa inyo. And especially dun sa family ko, kay Mama Aida Pates. Ayan. Dito na po kami sa Cavite. Nakalipat na po kami before ng second batch of lockdown. Hello po sa inyo. Ayan. Thank you Thank po you, for Sir having me Alex. Here. Thank you so much, Sir Aleks. Sir Danry, any shout out? Ano po, siguro promote ko na lang yung YouTube channel ko. ED14 po yung pangalan ko. So, ayun po, as per Sir Ronnie, kung gusto nyo medyo ma-relax, may mga music po ako na rin doon. And then, siguro po, shout out, syempre, sa anay ko, hello po, sa kapatid ko, sa girlfriend ko, sana nanonood ka ngayon. And sa lahat po ng office mates ko sa National Museum, I'm hoping na sana may nanonood sa kanila kasi hindi ko sinabi sa kanila eh. Yan lang po. Thank you, Sir Danry. So, see, definitely, Sir Philip. Napakalaki ng network natin eh. Shout out po, Sir Philip. Shout out. Sige, unahin ko yung aking tatlong anak, Owen, Yanni, and Zoe. Hello. At ang aking nag-iisang asawa. Hi, Anne. May pangga. Ayan. Shout out sa mga taga-ICEP Manila. Thank you for having us here. And sa lahat po ng ECE na musikero, pagpatuloy nyo lang yan. Kumbaga may sandata kayo as musician pag nawala ang ECE. Sige. Thank you. Thank you, Sir Philip. Sir Philip, so ito na po pagtatapos na ating interview. So Sir Philip, kung papipiliin kita, so doon sa iyong mga nakolekta na gitara, you invested so much with your guitars. Ano yung pinaka mamahalin mong nabili? Mamahalin? Talagang nag-render ka ng, sabihin natin, pawis at dugo, talagang yung time you allotted so much to save for that. Wag mo muna i-mention yung amount. So, doon tayo sa estimation. Ano yung tsaka anong particular gadget or musical instrument yung talagang binili mo? Actually, lahat yan binili ko pero hindi sabay-sabay. No? Opo. Lahat yan may estimated depreciated value na. Pero itong isa to, yan ang 28 years old na gitara ko na to. Wow! Yan. Antik na yan, sir. Sunburst. So, binili ko pa sa Cubao yan, sa Araneta Center. Oh, yan grabe. Ang guitar ko. Oo, 1992 yata. 93. Tapos sumunod na sundan na nung iba, nasira na din. Then lately lang ulit nung nagka-interest nga yung anak ko, then dumami na yung mga resellers natin na mga locally ano. Ito na, once in a while, pag may sale, mga 4-4, 12-12, yung mga ganyan, 10-10, add Sir to cart Philip, to that. Yes. Nakailan na po kayo na guitar? Ilan na yung guitar na nakolekta nyo? Seven? Seven? Oh, pero wala na yung dalawa. Sorry. Kasi apat na lang yung andito. Ay, apat, anim. Kasama ba yung bass? Bass guitar? Yes, sir. Ang nandito ngayon, active ngayon is pito. Pito. Okay, wow. Talagang napakadaming investment ni Sir Philip. So, yung first question ko. Babalik ako kayo for the second question mamaya. Sir Danry, yung, ano eh, syempre, you really love to play music. Tapos, alam nyo na, discover nyo na musically inclined ka na talaga. Ano yung particular na instrument na gusto nyo talagang i-play or yung totally na ito talagang gustong-gusto ko na magkaroon? Actually, sir, ever since talaga, piano yung tinutugtog ko. Yes, kasi bukod sa
hili ko talaga makinig ng piano recitals nung high school tsaka elementary. Nung nag-choir ako nung college, important na marunong kang magpiano eh. Kaya piano talaga yung instrument na marunong ako and piniplay ko. Although hindi naman at a certain capacity na sobrang galing, pero yung basics ng pagtugtog ng piano, nagagamit ko hanggang sa pag-record ko at pag-render ng original music. Ayun. Sir Danrip, do you own your own piano right now? Actually, wala pa. On the process pa lang ako na sana makabili. Pero may mga MIDI keyboards na po ako dito na available dito sa akin. Nakasetup din. So, ayun yung unti-unti, nag-i-invest. From guitar to piano. Siyempre, related dun sa yung tanong ko kay Sir Aleks din. Sir Aleks, ano rin yung key instrument talaga na you really love to have it or you really want, you really love to play it? Well, meron akong guitar, pero hindi kasi ako mahilig sa, I mean, mas gusto ko siguro yung singing over playing instruments. Well, tinatry ko minsan na play instruments at the same time perform singing. Siguro dun sa experience ko nung nag-acoustic band ako, I was playing percussionist. So meron akong kahon box, yung beatbox at the same time yung chime while while rendering this song. So yun yung two instruments na siguro na play ko yung mas gusto ko over playing guitar or nagpa-piano ako before pero hindi talaga siya para sa akin. Ayaw ng piano sa akin. All right. Okay. Sa iyo ko na ipasa yung second question. Akala kayong tatlo the same yung question ko. Kanina, so during the preparation, lahat kayo may mga sarili-sariling mic. So, ayan, si Sir Dandry, si Sir Philip, even si Sir Aleks, definitely. So lahat kayo may sarili-sariling mic. So what if, yung aking hypothetical question, mawala yung mic na yan. Sabi natin, something happens during the performance. Kasi talagang you invested dyan sa microphone nyo na yan. Kasi hindi lang basta sentimental value, mayroon siyang technically. So, technically needed talaga yan during the performance. So, what if mawala yan, sir? So, something happens. Ano yung pa pwede nyong ipalit? Any instrument or anything na ano yung pa pwede ipalit, tatanggalin ko yung mic at mawala yung microphone nyo. Ano, sir? During performance or? No, during performance. Sir Alex. Aba, ako talaga. Ato, nawala yung microphone as in hawak mo, tapos biglang nawala. Which is very important during the performance. And then I'll continue singing like in a Broadway siguro, kahit walang microphone. And I'll just, increase the volume of my voice. Wala akong ibang gagawing microphone. Ano ba? Wala. I will just, it's actually an advantage kasi makakapag-project using both hands. So, alright. Sir Alex, did it happens to you before during the performance na nag-off yung mic? Ah, yes. Yung high school yan madalas kasi hindi masyadong maganda yung sound system. So, ang nangyayari, instead na, kasi mas naniniwala ko na the show must go on. So, okay. Hindi ako nagpapakat ng halimbawa, walang microphone, cut nyo, then so, take it. So, nangyari na sa'yo yung tanong ko. Eto, gusto ko, kasi sa banda rin, kailangan talaga na dyan yung music. Ay, na dyan yung microphone. So, Sir Philip, so what it happens, the same situation, na wala tong ating microphone, no? Na pag sinabi kasi talagang musically inclined person, may sariling mic at na dyan yung microphone. What if talaga kung mawala tong mic natin? So, mic, paano, same situation like Sir Alex. How would you handle the situation? Sa akin, ako kilala ako kasi bilang kuwela ako eh. Kung may may patawa sa buong classroom, top 1 ako. Nangyari yan. Foundation day, basta biglang nawala yung mic. Sabi ko sa singer, pero before pa nun, hindi ko alam bakit nasabi ko sa kanya nung nagpa-practice kami, pag nawala yung mic, pag nawala, igano mo sa audience, silang pakantahin mo. So ganun ginawa niya. Wala na eh. Sing with me. Sige, tapos sabay sasaluhin ko 'yon. So
pag gano'n nangyari, instrument, sige, adlib lang, adlib hanggang bumalik. Pero sesenyasan mo na si technician na wala yung mic. May gagawin naman yun, meron naman. So gano'n ang first option, ongoing song, bato mo sa audience, sige. Let me hear you, yung mga gano'n ba? So yun. Talagang professionally, you handle and manage the situation like that. The show must go on. Kahit may tumawag sa'yo, namatay si ganito at kailangan. Tuloy pa rin. In life and death. Tapos talagang napakaganda. Opo, professionalism talaga, nandoon pa rin. Sir Danry, the same situation, hypothetical, or maybe it happens to you. So how actually, do you manage the same situation? Actually, sir, it happens all the time, lalo kasi choir singer po ako. So technically, pag kumakanta kami sa choir, example, wedding, or in-invite kami sa ganitong mall, sir, it minsan talaga nangyayari yan. And ako, as a technical person, minsan talaga, after the show, minsan na kinakausap ko yung technical people na ganito, ganyan. Pero in terms of performance, sir, pag ganyan talaga, tuloy lang kami. Kasi actually, kami sa choir, sanay kami talaga ng kumakanta ng walang mic. So, katulad yung sinabi ni Sir Alex, mas makapag-project kami ng maayos kapag wala talagang mic. So, wala lang, sir. Kumbaga, kahit mawala yung mic, diretso lang yung performance and walang masyadong mangyayari. Same lang din. Alright. Thank you, Sir Danry. So, tayo po ay magtatapos na sa ating interview ngayon. Yes, so, but before I close this interview, can I request any song to inspire our audience, especially in this time of pandemic? So ano yung pa pwede nating ma-share na kanta to everyone to uplift the spirit, especially right now we are at home watching this interview because of the quarantine event that happens again in the Philippines. So any music that could uplift their spirit right now, Sir Alex? Sir Daniel will join also. Yeah. Yes, sir. Lift your hand, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry. Up the rain, no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. Sir Alex. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. This sounds funny, but I'll say it anyway. I'm gonna stay to the bad times, even if I have to fetch you every day. I get by with a smile. You can never be too happy in this life. In a world where everybody hates happy endings, so real. People want the love can make the world go back. Make the world go round. Don't let it bring you down. Turn your face into a frown. Get along with a little prayer in a song. Oh, let me hear you sing. Do
maraming salamat po sa inyong tatlo sa pag accept ng aming interview for tonight. So once again, this is Ronnie of Kapihan sa IECEP Manila. We are so thankful that you accepted our invitation, and also we're ending our first season. So we hope to see you in our second season in future. So thank you very much from the first episode up to tonight episode. They shared this story from a little young boy story. They discovered their talent, but they pursue their dreams. They are eager actually to both having their own passion in music and finishing the course. Right now, also in future, they will carry this to the next generation. They really want to share to everyone what talents that they have right now. And also the connection of being an ECE and a musically inclined person technically necessary. So thank you so much for joining our interview for tonight.